customer, pinagkamalang magnanakaw. Bag niya, binulat-lat. Nako! Bawal ito. Naranasan mo na bang pagbintangan sa isang grocery store ng isang empleyado at sinabing ikaw raw ay nagnakaw ng item kahit wala naman silang sapat na basehan? Pilit ba nilang hinahalughog ang bag mo para hanapin ang pinaghinalaan nilang nakaw na gamit o produkto? Pero kalaunan, wala naman silang nakita. Alam nyo ba na hindi tama na sitahin ng isang customer at bulat-latin ang nilalaman ng bag nito para malaman kung mayroon siyang ninakaw na item? Isang kapabayaan ito ng empleyado na nagpumilit bulat-latin ang bag ng customer lalo na sa harap ng maraming tao dahil isa itong malaking kahihiyan. Pwedeng kasuhan ng customer ang empleyado ng grocery store ng slander o oral defamation dahil mapanira ang kanyang ginawa na paratangan kang magnanakaw sa harap ng maraming tao. Maaring makulong ang empleyado ng grocery store ng hanggang isang buwan o pagmultahin nang aabot sa 20,000 pesos. Mayroon pa itong danyos na babayaran dahil ipinahiya ang customer sa publiko. Posible ring managot ang empleyado sa kasong unjust vexation dahil nga sa pinagkamalang kang magnanakaw at nagdulot ito sa iyo ng matinding pagkainis o pagkairita. Makukulong ito ng hanggang 30 days at pagmumultahin ng hanggang 40,000 pesos. Nakakahiya nga naman talaga ang mapagkamalang magnanakaw. Kahit wala naman itong katotohanan, dapat sigurado para walang maagrabyado. Baka masabihan ka na, nako, bawal ito.